Yo, what's up mga tao? This is Gio and for today's video, pag-uusapan natin ang budgeting! So, maraming mga ways, maraming mga iba't ibang paraan kung paano makapag-budget. Meron kayong iba't ibang techniques, pero kung wala pa kayong idea and nag-i-start pa lang talaga kayo as in zero, pwede nyo itong sundan. Kung meron kayong mga friends sa financial advisors, for sure, once in a while, nakita nyo na to sa feed nyo. Ito yung tinatawag namin na 50-30-20 rule. Okay? Ito lang yung kung paano nyo hati-hatiin yung monthly na income nyo. So, 50% will go to your needs, 30% to your wants, and yung 20%, yun na yung savings nyo. So, itong budgeting na to, mas effective siya dun sa mga single, professional na wala pang dependence. As in, yung sahod nila is para sa sarili lang nila. So again, ulitin natin, 50% for the needs, 30% for the wants, and 20% is your savings. Kung tingin nyo malaki yung 20% part ng sahod nyo na sinisave nyo, isipin mo na lang, wala tong ibang pupuntahan, kundi ikaw. So this is what we call then na concept of paying yourself first. So, ibig sabihin, ngayon, nag-iipon ka para sa future, matulungan mo yung sarili mo. At hindi ka magdedepende sa tulong ng kahit na sino. Example, paano ba natin gagawin ng 50-30-20? Paano natin siya i-apply? Let's say na ang monthly na salary mo is 18,000. So, 50% yan is 9,000 pesos. So, yung 9,000 pesos na yan, yan na yung maximum limit mo for your needs. Ano-ano ba itong mga needs ito? Ito yung mga binabayaran mo monthly. Example, yung mga rent, utilities, yung internet, lahat ng kailangan mo for the month para mag-survive ka, para makapasok ka. Let's say, kailangan mo din ng pamasahe, kailangan mo rin ng pagkain. Ito yung mga gagastusin mo. Next is the 30%. So, this percentage will go to your wants. Ano ba itong mga wants na to? Ito na yung mga eat out, dates, mga panggala, panonood ng sine. Kumbaga, ito yung mga gusto mong gawin, nagpapasaya sa'yo, pero mabubuhay ka kahit wala ito. Okay? So, ito na yan. Ito yung budget na yun para sa'yo. Siyempre, kaya din naman tayo nagtatrabaho is para ma-enjoy din natin yung life. Kaya sinasama natin to sa ating budget. So, 30% ng 18,000 is 5,400. So, I guess that's enough na for you para makapag-samgyupsal ka kahit na once in a month, makapag-milty ka, diba? Medyo malaki-laki na siya. Then, the next part is 20%. 20% of 18,000 is 3,600 pesos. So, imagine kung nagsisave ka ng 3,600 every month. In a year, meron ka ng 43,200 pesos. O, diba? So, bakit ang hirap-hirap ba talaga mag-save? Posibleng dahilan is nag-over-budget ka. Let's say, yung mga needs mo, ang dami mo mga kinuha ng mga responsibilities ng mga pinabayaran mo every month. Tapos, nag-exceed na siya, let's say, dun sa 50% as your needs. Okay? Nag-exceed na siya sa 30% ng wants mo. So, nagkakaroon na ng overlapping. So, yun yung dahilan kung bakit hindi ka nakakapag-ipon. So, next question is, paano kung ang dami-dami mo nang binabayaran ngayon? Ang dami mo ng responsibilities every month. At dahil dun sa mga responsibilities na yun, hindi talaga nagkakasya yung budget mo. And nauubos talaga lahat. Pwede mong balikan yung list mo, tapos tignan mo kung ano yung mga pwede mong bawasan. Tapos, look for alternatives na mas mura. Pinaka-common is transportation. Halimbawa, nilagay mo dyan is for your Grab. Alam naman nating lahat talaga na mahal talaga ang mag-Grab or mag-taxi. And bakit ba tayo usually nag-Grab at nag-taxi? First is for the convenience and also madalas, na naririnig ko, is malilate na daw kasi sila pag hindi sila nag-Grab. So, ano yung solution natin dyan? Gumising ng maaga at magtyaga. Hindi talaga madaling mag-ipon, pero kailangan natin dyan ng tyaga, talaga ng willpower para makapag-ipon. Pero paano naman kung lahat na kinatla natin, binawasan na natin lahat, pero hindi pa rin kasha?
posible na sagot dyan is yung sahod mo ay hindi talaga siya sapat. I'm not saying na umalis ka na dyan sa trabaho mo, mag-resign ka na agad, maghanap ka ng ibang pagtatrabahuhan, lalo na ngayong pandemic kasi ang hirap-hirap ngayon. Walang kasiguraduhan kung ano yung future natin for now, lalo na sa career natin. Kaya kailangan natin maging careful sa mga decisions natin. So you have to find your another side hustle or kahit ano pa yung mga freelancing na yan, kahit na anong other side jobs para lang mas tumaas yung income mo for every month. So in short, kailangan natin gumawa ng paraan, maghanap tayo ng mga pagkakakitaan para sumakto na yung budget natin. Hindi talaga yung mag-a-adjust ng sarili niya unless na ikaw mismo yung maghanap ng paraan kung paano mo palalakihin yung mga dumadating na pera sa iyo. Also, wala namang masama kung maghanap ka ng kahit na ilang trabaho pa yan as long as kaya mo physically, mentally, emotionally at nagagampanan mo talaga yung responsibilities mo sa trabaho mo. At isa pa at pinaka-importante, huwag gagawa ng illegal, okay? So that's it guys for today's video. And hopefully may natutunan kayo. If meron pa kayong mga ibang input, meron pa kayong gustong i-share, you can comment down below. At kung sa tingin mo meron kang kakilala or mga kaibigan, kamag-anak na gusto mong matuto rin sila mag-budget, gusto mo silang matuto kung paano magsimula, then you can share this video. And lastly, don't forget to hit like and subscribe to my channel para mas marami pa tayong videos, mas marami pa tayong mapag-usapan. So with that, this is the end for my video. I hope I'll see you again on the next one. Bye guys!